isa namang nakakamanghang araw po sa kanilang lahat at isa ding nakakamanghang kwentuhan na naman po ang ating ibabahagi sa inyo mga ka-Treasure Hunter. Ang pag-uusapan po natin ngayon or today's topic po ay ang tungkol po sa mga electronic boards or mga computer boards na mga luma na naglalaman po ng ginto. Alam nyo ba na ang mga lumang electronic boards or radio electronic boards noong unang panahon na ginagamit po sa communications, maging ang mga old cell phones na mga board ay naglalaman po ng ginto? Ito po ay ating ibabahagi sa inyo mga ka-Treasure Hunter. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating channel. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button sa iba at ang notification bell para updated kayo sa mga upload kong videos at bilang suporta na rin po sa aking channel. Ito na namang nakakamanghang kwento po ang ating ibabahagi sa inyo ngayon mga ka-Treasure Hunter ang tungkol po sa mga lumang electronic boards, lumang computer boards at maging ang lumang mga cellphone board ay naglalaman po ito ng ginto. Atin po itong ibabahagi sa inyo ang ating kaunting nalalaman tungkol po sa mga electronic boards na kung saan may lamang 24 karats yellow gold. Noong 1960s up to 1970s po mga ka-Treasure Hunter, ang mga radio communications company ay gumamit po ng mga ginto sa kanilang paggawa ng mga radio communications circuitry o mga circuit board na kung saan na-printed po ng napakakapal ang ilan po sa kanilang mga board at maging ang mga IC chips o integrated circuits na kung saan kinaruroonan po ay may mga gold-plated pins. At ang iba po ay ang mga gold-plated wires na kung saan napakakapal. So, noong 1980s up to 1990s po, ay ang mga computer company katulad po ng mga Pentium ay naglabas po ng mga iba't ibang uri ng ceramic versions na integrated circuits o IC chips na kung saan may mga gold-plated pins na makakapal. At ang iba dito ay solid or pure 24 carats yellow gold. Noong 1990 up to 1998 po mga ka-Treasure Hunter ay naglabas po ng mga version ang iba't ibang kumpanya po ng computer. Naglabas po sila ng mga CPU, IC chips na kung saan naglalaman po ng may maraming contain na gold. At ang iba dito ay may lamang gold wires na 24 carats sa loob. Ang mga Intel Pentium na kung saan Intel 186, Intel 286, Intel 386 at Intel 486 at maging ang Pentium Pro na i860 at i960 ay naglabas din po ng mga IC chips or CPU na may lamang ginto. Ang mga IBM na katulad po ng 486, 586 at 686 ay naglabas din po sila ng kanilang version ng ceramic IC chips na kung saan ito po ay naglalaman ng mga gold wires at gold-plated na makakapal. Dumagdag din po ang mga kumpanyang Motorola na kung saan gumawa din po sila ng mga IC chips na naglalaman ng ginto. Ang Motorola 68000, Motorola 88000 at ang NEC na kung saan naglabas din po ng mga i
MIPS series na kung saan R4000, R8000, R10,000 at R12,000 series na kung saan naglalaman po ng mga gold-plated at pure gold wires ang loob po ng mga IC chips na ating nabanggit. Marami pa pong iba, subalit hindi na po natin isa-isahin ito sapagkat napakarami po ang mga CPUs na naglalaman po ng mga gold-plated pins at gold 24-karat wires na kung saan nakapaloob po sa tinatawag na ceramic version na IC chips or CPU na matatagpuan po natin sa mga board o lumang board ng computer. Kung po sa mga nabanggit nating mga kumpanya na kung saan naglabas ng ceramic versions, IC chips, CPUs na kung saan naglalaman po ng mga gold-plated pins at pure gold wires na nasa loob po nito, ay marami pa pong kumpanya o marami pa pong ibang kumpanya na kung saan naglabas din po ng mga ceramic IC chips or CPU na kung saan naglalaman din po ng katulad ng mga nabanggit natin. So napakarami po ang mga computer boards na kung saan may mga CPU tayong makikita na matatagpuan natin ang 24 karats gold wires sa loob nito. At ang mga ibang kumpanya po ay gumawa din po ng tinatawag na IC chips na kung saan pure gold wires talaga ang ginamit sa loob. At kabilang din po dyan ang mga CPU ng mga laptop, CPU po ng mga cellphones at iba't iba pang mga uri ng computer communications na kung saan gumamit ng mga IC. So halos lahat po ng mga IC chips na ating makikita sa computer boards ay gumamit ng 24 karat yellow gold, mga ka-treasure hunter. Ngayong alam na natin na ang mga computer companies at ang mga electronic boards ay gumamit nga po ng mga CPU IC chips na naglalaman po ng pure gold wires na 24 karats at ang mga pins nito ay gold-plated. Ang tanong, nag-i-exist pa ba ito sa ating panahon? Opo, mga ka-treasure hunter, ang mga computer systems ay patuloy po na gumagamit ng pure gold na 24 karats sapagkat hindi po pwedeng gagawin ang mga IC chips at lalagyan ng mga ibang metal sapagkat hindi stable ang ibang metal sapagkat ang gold po ay the highest conductor of electricity na kung saan kinakailangan po talagang ilagay ang ginto sa loob po ng IC chip sapagkat ang resolution po ng mga gadgets katulad po ng cellphone at laptop at maging computer monitor ay maganda at napakaganda ang tunog kapag ginto ang ginamit. Yan po ay ang dahilan na hindi nila malagyan ng ibang metal ang computer system sapagkat napakaganda po ang resolutions kapag ginamitan ito ng ginto, mga ka-treasure hunter. So sa iba pong mga nagtatanong kung ang mga ibang klaseng board ng electronics ay may ginto rin, kapag may makita tayong mga IC chips na kung saan ginamit, ay siguradong may laman itong ginto. Mapaplated man o pure gold, ay gumamit nga po ang sistema ng integrated circuits o IC chips ng ginto sapagkat ito po ay napakainam gamitin sa larangan po ng sistema ng computer. Bago tayo magtapos, idagdag ko lang po, bukod po sa ginto ay mayroon pa pong mga ibang precious metals na ginamit ang mga electronics company sa mga board. Kabilang din po dyan ang mga platinum, silver, palladium at iba pa na kung saan ginamit din po ng mga electronics company sapagkat ito po ay stable at corrosion resistant. Hanggang dito na lamang po ang ating pagbabahagi at sana po ay nakapagbigay na naman ng kaunting kaalaman sa inyo. Hanggang sa susunod, ito po ang inyong lingkod, ang nagbabahagi, Yusuf Yamato.